Shine like the stars. Let's celebrate, 'cause it's a new day. Spread the good vibes, make someone happy today. The world is opening up, it's time for a ride. Let's rise to the top. Forget, leave your worries behind. Let's talk and have fun, be together as one. Be who you are, who you shine are. Like the stars. We'll be here with you, let's make the whole world happy. Be who you are, be who you shine are. Like the shine like the stars. We'll be here with you, we're gonna make this world dance. We're gonna make this world dance. Magandang araw, B-Fam! Today is a fresh opportunity to embrace new beginnings and reach new heights. So, let's make today count. I'm Bianca Gonzalez giving you a home away from home here on BRGY. Today we're talking about stepping onto new paths and how that opens the door to growth and also discovery, diba? And kasama niyan, you have to embrace the change and syempre, be open to the possibilities that come with it. Ngayong araw, meron tayong mga bisita na hindi talaga takot pumasok sa mga bagong daan at harapin yung mga bagong pagsubok ng buhay ng magkasama. We know them from their viral videos online at syempre, mas nakilala siya ng madlang people nung nagpakatotoo sila sa loob ng bahay ni Kuya. So, aalamin natin paano kaya nila yayakapin ang kanilang bagong path sa buhay ngayon. Let's welcome to the show, Dingdong Bahan and Patrick Ramirez. Hello! Welcome to BRGY. Miss Bianca. I love it. Oh, so nice to have you guys. Please sit down. Grabe. Today, ang ating mga global Pinoys will get to know more about Dingdong and Patrick in real life at hindi bilang housemates na tumutupad ng mga tasks and secret tasks. Nakakatawa syempre because you are the first queer couple na two-in-one housemates in Pinoy Big Brother history. Pero how does it feel na kayo yung napili na ganung klaseng important representation? Siyempre, grateful po. Kasi hindi po namin expect na mapupunta po kami sa ganitong posisyon. Kasi ang gusto lang naman po namin talaga is matanggap kami ng tao po na malaya po kami magmahal without judgment po. Yeah, yeah. And big part din po sa amin is to really inspire. Kasi yung amin po, we didn't plan yung mga ginagawa namin, especially kapag gumagawa kami ng contents. It's just us enjoying our mood. And nagkataon po na nabigyan kami ng opportunity na we're not here to just simply represent but also to inspire. That's really our intention naman po. Dun sa road to reaching your dreams, may mga pinagdaanan yan. Your childhood, growing up years, at yan ang ating babalikan through photos. Kaya naman, we're gonna show you photos, tapos pag-uusapan natin kung ano yung kwento sa likod ng picture na yun. Are you ready? Ready. Okay. Ready po. First picture, please. Sino yan? Yung klase po ng childhood growing up, si mami at si daddy po kasi both working but hindi po nawawala yung chance na igala kami magkakapatid sa parks kasi that's something na pinapahalagahan nila. Super bata nung Dingdong na nakita natin yon, but when you talk about your childhood, you also talk about parang family, parang being at the core talaga of who you are. What was it about your upbringing sa tingin mo na dala-dala mo hanggang ngayon? I think po, for me, it's really having a deeper connection with your family. Kasi at the end of the day, marami ka mang pagdaan ng challenges or madami ka mang hardships na pagdadaanan. It's always your family na una mong supporter, una makakatanggap sa'yo despite na iisipin mo na baka hindi sila pabor, but as long as mapaliwanag mo sa kanila, ma-articulate mo, they will always understand you because it's family. Very close and open ba yung relationship mo with your parents? Like, nakaka-share ka ng anything? Or very parent and child na parang medyo may authority, ganyan? Growing up po, parang, yeah, nung elementary, in high school, even nung college, parang it's a parent and child relationship po. But nung nag-enter na po ako ng work,
parang dun po mas naging open and na-realize ko na habang tumatanda ako, parang doble na tumatanda yung parents ko. So dapat mas close ako sa kanila. Siyempre, kung may baby picture si Dingdong, meron din tayong super throwback for Patrick. Let's see. Malaki-laki na, hindi na one-year-old. Okay, kwentuhan mo naman kami sa masayang family photo na ito. Well, itong picture po na yan, ano po, birthday po nung bunso po namin na si Kurt. And wala po dyan yung father namin kasi OFW po siya. So parang since elementary, nasa ibang bansa na po talaga siya. Tapos bihira lang po siya umuwi and bihira lang din po kami makaspend ng Christmas, birthday po kasama po siya. Pero paano ka naman minold nung growing up years na ganun to who you are now? Ano po, siguro natutunan ko pong maging somehow independent pagdating po sa mga decision ko. Pero naandun naman po yung guidance nila. So kahit ganun po, tinitake ko pa rin naman po yung mga advice nila. I'm sure super proud sila ngayon seeing where you are now. Meron tayong next photo na gusto ipakita. Let's see kung sino naman ito. Iba. Iba din ang datingan. Actually, I'm working na po that time in public service. And there's an event in our barangay. Tapos, I was invited po to be somehow a judge. Okay, so you mentioned nga public service. Yes, anong tumulak sa'yo to enter public service? Is it something you've always wanted to do? It all started nung nanonood po kasi ako ng Wise Peak. Yes po. So, very fan po ako nung mga student-oriented program. Oh my! Ilang taon ka nun? I think elementary po, parang grade 2, 3. I enjoyed po, Miss Bianca, yung interaction po kasi about having awareness, what's happening sa paligid. So, I'm very particular po sa parang gano'n. So, at early age, sabi ko parang gusto kong may ganitong path. Aside from being SK chairman, naging SK Fed vice president pa po ako ng whole Taguig. But I supposed to run. Kaya lang po, I differ. Kasi nga po, parang part of me, yung sacrifice na gagawin ko for about my identity po talaga. Meron tayong next picture. Kung naka-red suit si Dingdong, ano naman kaya itong picture ni Patrick? Let's see. Wow! Hindi naman papatalo talaga. Nakasuit din, pang malakasan din. I think yan po yung debut ng best friend ko po nung high school. Ano naman ang buhay at pinag-iisipan ni Patrick as a college student noon? That time, ang course ko po kasi is HRM. Kasi po, mahilig po talaga akong magluto. Kasi ang plano po dapat, kundi HRM, culinary. Kaya lang nung time po na yun, mahal din po kasi ang culinary dito. Yes, totoo. So, kinuha ko na lang po yung HRM para ano, sa service industry pa rin. So kung si Dingdong ay may deeper calling na gusto niya ganito, ikaw parang enjoy life, working towards your dreams, parang ganun ba? Yes po. Siguro, ano po, tinitake ko lang po kasi as light pag kunyari may mga struggles and mga pagsubok po na binibigay sa akin. Totoo naman. Eh, nakakadala ka talaga ng light sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kita naman yun din sa loob ng bahay, di ba? With the housemate. Okay, meron tayong last two photos. So, let's show them what this is. Eto na, yan. Right before you auditioned for Pinoy Big Brother, ano yung vision mo para sa sarili mo? Even though nag-enter ako ng grad school for me to really pursue public service, hindi ko po siya, hindi ako naging matapang that time. Kasi baka maging ang hold ba ko lagi is who am I? So, ayun po, parang ang nangyari po niya, I just enjoyed my last year for the public service and then entered an office and then, yeah, with Pat. Wait, yung grad school, pinuloy mo? I had to defer po for one semester na lang po. Okay. Since nung naisip po namin to audition for PBB, parang sabi ko, sige, hindi muna ako mag-enroll. Let's try lang. Mm-mm. And then it so happened po. So, yeah, one sem na lang po and then graduate na po. Okay, syempre meron din tayong last photo na ipapakita. And of course, this is of Patrick. Oh, yan talaga yung pinili. Bali, yun po yung kauna-unahang travel po namin na na-invite po kami. Yeah, para, as content creator, yes, Sinin. Yes, ay, in fairness. So, work trip work a bit. Okay, so of course, this was taken before your housemate experience. Yes, and at that time, content creation, ano din ang vision mo for yourself?
businessman po talaga ako. So, noong time na yon, bukod po sa pagbi-business, gusto ko rin po talaga pumasok sa showbiz industry. Well, before, natatanda ko po nung high school, nag-try po akong mag-enter sa entertainment, siguro a year. Pero grabe po kasi yung pressure that time. Kasi po nung time na po na yun, confused po ako sa identity ko. So, takot po ako na parang malaman nila and ma-judge po ako. And ang hirap din po kasi mag-pretend na hindi naman po ikaw. Yeah. Grabe no, nakakatawa to see yung little glimpses kasi I'm sure ang dami nyo pang pinagdaanan growing up to shape who you are today. Pero itutuloy natin ng mga games with Dingdong and Patrick, and instead of photos, ibang klaseng mga bagay naman ang ipapakita natin on screen para malaman ang journey to self-discovery ng Dong Pat. Diba? All that and more when BRGY returns. Pag mag-asawa kasi, minsan kasi ma-fill out of love kayo minsan. Mm-hmm. Pero okay lang kasi kami kasi pinifeel namin, parang wala na akong nararamdaman sa'yo eh. Wow. Ganun-ganun kami. Pero gusto mo pa, bakit mo pa kinausap, di ba? So, i-try muna natin. Date-date kami hanggang na-inlove ulit. Hanggang ito ulit, na-inlove ulit. So, may mga ganun kami na, kami lang naman din ang nagkukuha sa sarili namin. Yes. And yung communication talaga is the key sa relasyon. Welcome back to BRGY BFAM. You are still with me, Bianca Gonzalez, and our guests, Dingdong and Patrick. Yes, ang Dong Pat. Okay, like I said, we're gonna show you some things dito sa screen. And base doon sa interpretation nyo, malalaman nyo kung sino sa inyo ang tinutukoy nung makikita nyo sa screen. Ganun talaga. Yan. Siyempre, 2-in-1. Yeah. So, of course, this is about the love story. And you first met each other in a hotel? Yes. In Parañaque? Can you tell us that story? At kailan yon? 2023. Baka mamalik. Last year? Yes. April 6. Talagang pinagplanuhan na po namin mag-meet. Kasi po, Holy Week po yun sa pagkakatanda ko. Then, galing po akong province sa Marinduque. And umuwi lang po ako ng Manila para lang po i-meet siya at getting to know, ganun po. Wait, meaning prior to April 6, 2023 meeting in person, nag-slide into your DMs ba ang nangyari? Yes po. Ah, so sino ang una nag-DM? Ako po talaga. Oh, I love. So kailan yung unang DM na yon? Ano po yun? April 1 po, April Fool's Day. Ha? Yes. Yes. Pero hindi joke. Hindi joke. Wait, ang bilis naman. So April 1 ka nag-slide into his DMs, tapos April 6 nagkita na kayo kaagad. Ako, agad-agad mismo. Ay, grabe naman. Ayun po, nung time po na yon, ako po talaga nag-set ng date po na yon. Siguro dapat magkikita kami around 6 p.m. So nagpunta po ako doon siguro mga 5:30. Tapos syempre given wala pa po siya doon. So, siguro nag-antay po ako hanggang 7 p.m. Wala pa po siya. Kasi nasa term pa po ako that time. And then, para nagkaroon pa po ako ng free time nung hapon hanggang gabi. So, nag-live po ako using an app. Kasi I always interact with the followers. I game with them, kumbaga as a live streamer also. But during that time po, parang inisip ko, since siya naman yung nag-invite, edi siya yung mag-antay for quite some time. Ay, yan ang style. Ang tawag dyan, style. Oh, eto na, 7 o'clock na. Ano, kamusta yung unang pagkikita na yun? Dumating na po siya habang nag-drinks ako. Tapos yung peso po namin, parang ganito din po, nasa couch. Tapos, ayun niya po, getting to know, kwento po siya more on life niya. Eh, nagulat din po ako kasi hindi ko po in-expect na sobrang daldal niya. Ang impression ko po kasi nung nakita ko siya, parang happy-go-lucky ata ito eh. Napakaamot po ako nun. Tapos sabi ko, sige, magkikwento na ako. Ako na muna magbabangka. Baka
sakaling maiba yung story. Kasi po, ano, that time po, parang nakita ko na yung profile niya. So, what else ba yung pwede na itong ikwento sa akin? Mm-mm. Parang very open book din po kasi yung story niya. Kaya po ng time na yon, parang grabe po yung walls niya. So, ang impression ko po sa kanya noon, parang mataas po yung standards talaga. Ayun, not until... Not until po na-share niya na mahilig siya sa art. So, ako po kasi appreciative ako sa mga mahihilig sa painting kahit hindi po ako marunong. So, nagbago po yung dynamics namin habang nandun po kami. So, needless to say, after ng meeting na yon, inseparable na ba kayo? Naging smooth naman. Dumating lang po sa time na siguro na-overwhelm po siya. Kasi ang bilis ng mga pangyayari. Kasi talagang sinigurado ko po talaga na, I mean, hindi na po siya mapupunta sa nag-box iba. Out, nag-box out ka na ng iba. Ganun, oo, ganun po. So, yun. Yung time na na-overwhelm. Ginawas niya po ako. Siyempre po, parang that time po, Miss Bianca, nasa term pa po ako nung time na yon. And then, figuring out pa po ako what's gonna happen next. Mm-hmm. And I'm also planning to enter that time sa grad school. So, nung medyo parang, wait lang, ang dami mo ng parang too good to be true ba to? So, nag-shutdown po ako for a while. Even my soc med. Kasi parang, wait lang, baka hindi pa ako ready for this. Not ready to entertain for this. Pero siya, very matyaga, ganyan. Sabi ko, sige, I'll give a try. Tapos, bumalik naman din po agad. Mm-mm. And then, dun ko na po, parang, mas nakilala siya. Yeah. Tapos, tatawa ko. Hindi, naging inseparable naman na po. Simula po. Oh, okay. Actually, bagay talaga kayo. In the first time I met you guys, parang, oh, meron to. Oo. Okay, meron tayong next emoji. Ano na, tapos na yung kwentong love life. Don't worry, makakahinga na kayo. Eto, sino sa inyo nakaka-relate sa emojis na ito? Siyempre, si Dingdong. So, we've been talking about you in public service, but you are actually a registered electrical engineer. You're also a teaching engineer. Yes po. Yung license ko po, actually hindi ko po siya totally nagamit in field. More of sa academe. So, nagamit mo din technically yung pagiging yes, engineer mo as a teacher. Na-enjoy mo ba maging teacher? Actually po, na-enjoy ko. Very stressful lang po kasi parang madami po akong job that time. Mm-hmm. And really, lahat parang public service. So. Mm-hmm. Meron tayong next emoji. Ito, I'm also curious about the story behind this. Taray, daming cash! Of course, si Patrick, he did mention kanina na businessman talaga siya. And you are one of the owners of a restaurant na chicken wings, yes, ang specialty. Yes, how long have you been in business? 8 years, 16 years. Okay. Na pre-pandemic. Pre-pandemic. Yun talaga yung gusto mo gawin, negosyo? Opo, ever since po. Kasi po yung parents ko po, dati po may canteen po sila nung bata pa po ako. So, na-inspire din po ako sa kanila mag-negosyo. So, what age were you nung sinimulan mo yung chicken restaurant? Ano po siya? Nag-start po siya, third year college po ako, kasama po yung mga teammates ko po sa volleyball. Okay. Yan po. So, partners po kami talaga doon. And then, is that the one that's still up now, itong restaurant? Yes, wow! Hanggang sa branch out na po kami, meron din po kami sa QC dito sa Panay po. Ay, ang galing! Okay. I love it! We have a last emoji that we would like to show you on screen. Oh, of course, the rainbow emoji. And I did mention earlier yung self-discovery. I particularly remember such a touching moment sa loob ng bahay ni Kuya. It was such an emotional moment. You were tearing up and then Patrick was choking up and all the other housemates were like, what? Well, yung experience po na yun, Miss Bianca, as in, hindi po siya mako-compare sa ibang happy moments po namin. Kasi po, grabe din po talaga yung pinagdaanan namin sa loob ng bahay ni Kuya and yung mga tasks na ibinigay sa amin na sinubok po talaga yung relasyon po naming dalawa. And yun nga po, ang dami po namin na-discover sa sarili po namin. Mm-hmm. And yung moment po na yun na nag-reveal kami, parang para po ulit kami pinanganak. Ganong level po na, ala, free na tayo, kahit anong ipakita natin na masasayang moment sa isa't isa. I mean, wala nang parang pipigil. Yeah. Actually po yung moment na yun, parang natanggal yung butterflies in stomach kasi parang, yeah, you're really free, you're good na with them. And yung appreciation ng other housemates, nakatulong po talaga yun dahil
nakita nila kami as kuya figures, pero nung time na yun, nagulat sila, ah, yung mga kuya nila, in love pala sila. Oh, grabe. Grabe that moment. Nakakatuwa. O, syempre, hindi dyan nagtatapos ang getting to know you natin sa Dong Pat. And later on, we're actually gonna look back naman at videos. Level up na to. Hindi na to emojis, hindi na photos. We'll talk more about Dong Pat when you return here on BRGY. You're still with me, Bianca Gonzalez, and our guests for today, Dingdong Bahan and Patrick Ramirez. Of course, Dong Pat. Yeah. Okay, kanina pa nila pinag-uusapan about being content creators, about openly sharing your adventures together. Kaya ngayon, we would like to show you some clips na kayo mismo ang nag-upload sa online world, and we'll share it with all our global Pinoys. Tapos syempre, kukwentuhan nyo kami tungkol sa makikita nyong video. Okay, first video please. Talaga naman! Actually po, yung video na po yun, yun po yung first video namin together. Kasi hindi po kami usual nagsasama sa post ng kaming dalawa lang. And that's also the night before po kami parang mag-come out online. Ngayon, looking back, Dingdong, anong nararamdaman mo watching that video? Actually po, every time po, Miss Bina, meron kaming pinopost together or yung mga typical po na ganyan, hindi ko po talaga pinapanood kasi parang it's either makikringe ako or baka, you know, kiligin kasi din ako. Tapos first time ko na po ulit siya makita, sa ah, okay, cute pala talaga. Tapos napaisip din po ako na hindi pa pala hard launch yun. Kasi sa amin po, parang, yeah, hindi pa. Pero sa iba, of course, parang they know, they feel. Mm-mm. Pero for us po, parang enjoying lang po kami that time. Eh. So baka iniisip din po ng iba na baka grupo kaming umalis niya, tapos naisipan lang po mag-TikTok. Yan. Parang kayo lang nag-iisip nun. Kasi para sa amin, yun na yung hard launch. I'm sure there were comments na parang already maybe assuming there was something. Yeah. And how did those comments make you feel? Kasi technically, yun yung first piece of content na meron na together kayo. Well, Miss Bianca, hinahayaan lang po namin pag may nakikita kaming ganong comments po. So, meaning you got affected by the comments? Somehow po, kasi si Patrick po yung parang nagturo sa akin not to really go deep dive sa ganyan. Kasi as someone in the public service, mahalaga po sa akin yung comments. Kumbaga, kapag may problem ka, tara pag-usapan natin or maybe I can improve. Yeah. So, siya yung pinaka-nagsabi niya, don't be a people pleaser now. Kasi, you know, in social media, mahalaga yung comments, but somehow, kung hindi yan dapat mong basahin, wag din dapat maka-apekto sa'yo. So, this video was in Batangas. And then kanina naman, the photo was in Camiguin, where you were together. Pero nakapag-Thailand na din kayo. So that's also when it became official? Yes. Ang Dong Pat? Oh, ang saya. April Fool's. Ay? Opo. Ang hiling na sa April Fool's. First DM, April Fool's, tapos you... Or you yes. asked? Ako po. Hindi sila sure. Hindi po, kasi sinurprise ko po kasi siya nung time na yun. Ako po, as in very surprised. Gumawa po ako ng video po sa amin, parang compilation po. Wow. Tapos ang concept po, kunyari manonood po kami ng movie, para mag-movie night din. Yun po. Ah, yun pala. Ako. Movie about the two of you. Yes po. Oh, meron tayong last video. Ito, curious ako kung anong pinili nilang last video na ipapakita sa ating lahat. May narrative naman yan, may storytelling. Ano yon? Ano yung video na yon? Ano po yung Miss Bianca? Galing po siya sa work niya, sa BGC. That's why it was in BGC. Yes, opo. Tapos sinundo po namin siya ni Ate Tess para mag-dinner lang po. And parang di po kami nagkita for 2 days lang po because of hectic schedule. So parang siya na yung nagsabi na
baka gusto niya akong bisitahin. And then I gave my schedule right away. Sabi ko, lalabas ka agad ako pag nandyan ka na, mag-exit na ako. So, nung nagkita rin po kami, very, you know, heartwarming kasi mabilis po namin ma-miss yung isa't isa. So, mabilis niyong ma-miss ang isa't isa, 2 days is medyo long. Ano yung longest na parang hindi kayo nagkita ever? Nasa Japan. I think po nung nasa Japan po ako, kasi mahaba-haba po yung vacation ko noon that time. How long? I think that's 12 days, 10 days po. Ah, fairness, tagal. Yes po. Pero bumawi naman kasi sa bahay ni Kuya mula pagkagising hanggang pagkatulog, talagang magkasama. Did you discover anything new about each other pa because of your stay in one house, which is Kuya's house? Meron ba? Ako po, mas deeper po yung pagkakilala ko na sa kanya during our stay po sa PBB na mabait po talaga siyang tao. I can always attest na he's very good and kind person. So nakita ko sa kanya na click kami sa kung paano kami mag-alaga ng ibang tao. Magkaiba man po kami ng approach, but we always have the same intention, the way we care. So sabi ko, yeah, I mean, tama yung taong pinili ko. Oh, ikaw na. Ikaw naman, Patrick. Ako po, Miss Bianca, ano po. Doon ko lang po kasi siya nakita kung paano po siya mag-lead sa mga tao po. Bali, every time po kasi na nasa work siya, hindi ko naman po siya nakakasama. So, talagang humanga po ako sa kanya pagdating po sa pagliliid. Like, pag kunyari may task po, minsan kahit hindi naman po siya task leader, talagang siya po yung pinagtatanungan or napapasunod niya po talaga kaming mga housemates po. Kaya sobrang proud din po ako sa kanya. So kaya talagang pinagtibay ng experience sa loob ng bahay ni Kuya itong dalawang to. And now that you're dreaming new dreams and taking new paths, meron na ba kayong naiisip na future goal together na gusto niyo ma-achieve? Focus po muna kami sa career, siyempre. Pero sa future po, pinaplan po namin siyempre magkabahay, bumuo ng family, to get married. Yeah. Oh, ganong level na things you talk about. Nakakatuwa talaga. And for me po personally, maybe I want to enter a business with him para naman po together, we're not just simply working together, but we're also having our, you know, brainchild together. So, oh gosh, grabe no, nakakatuwa na ang dami nyo nang napagdaanan individually and together, pero madami pang pwedeng pagdaanan. And we're looking forward to the new opportunities that will open for you, Ding Dong and Patrick. Maraming salamat. Thank for joining us and for sharing your story dito sa BRGY. I'm sure nakapagdala kayo ng good vibes sa ating mga global Pinoys. I do know na meron kayong mga gustong batiin at helloan ng mga supporters who are watching this right now. Go ahead. Hello po sa mga ka-Starfish and sa Dongpat. Ayan. And sa lahat po ng sumusuporta po namin, sa family po namin sa Manila, Taguig, sa New York, and sa Qatar din po. Ayan. Maraming salamat po sa suporta nyo and mahal na mahal po namin kayo. Siyempre po, once again, hello po sa mga OFWs na nagme-message din po sa amin. We're very touched po na hindi po namin in-expect yung pagtanggap ninyo, but most kasi po nang nagme-message, mga mommies and even daddies po. So we're very happy po na, you know, it's not just acceptance but also love para po sa amin. So hello po sa lahat ng mga sumusuporta po sa amin, especially the Dongpats and the Starfish people. Oh, thank you very much, Ding Dong and Patrick. Maraming salamat. Oh, keep dreaming new dreams at naka-support kami sobra sa inyong dalawa. Maraming salamat. Palakpakan natin Ding Dong and Patrick. Yee! And sila na ang nauna sa mga shoutout, pero ito ang mga global Pinoys na gusto nating batiin. B-Fams, hello to Shikaina Jacob from Belgium, to Jonathan Tumaka from Las Vegas, and to Joyce Kalikdan from Hong Kong. Hello sa inyong lahat. Iba't ibang side pa rin ng inyong favorite personalities ang ating makikilala this season. At kung nabitin kayo sa kalahating oras nating kwentuhan, you can always rewatch our episodes. Just go to the Filipino channel on YouTube at i-search ang BRGY. Meron din tayong bonus uncut versions. Of course, we're also available on your iWant TFC app. At kung gusto niyong balikan ang mga nakakatuwang Dong
Pat moment sa loob ng bahay ni Kuya. Syempre, ang Pinoy Big Brother is on I1TFC as well. We also invite you to subscribe sa The Filipino Channel social media pages para updated kayo sa mga BRGY content at syempre sa mga events brought to you by The Filipino Channel. Muli, Dong Pat, maraming salamat. Thank you. Thank you. This has been Bianca Gonzalez giving you a home away from home here on BRGY.